Tihin Kalihim ng bagong departamento, Department of Migrant Workers. At ang ating mga babatiin ko ng Happy New Year, ang ating mga bagong bayani ng Pilipinas. At nandito po, sinama ko na rin po ang iba sa aking pamilya, nandito po ang aking mga anak para makita nila at maramdaman nila ang sakripisyo na ginagawa ng ating mga OFW para tulungan ang kanilang pamilya, para tulungan ang kanilang mga komunidad at ang Pilipinas. Andito po ang aking pangalawang anak, si Simon. Simon Marcos, stand up. They'll see you from far. Ito si bunso namin, si Vincent Marcos. At syempre, the better half of the presidency, the first lady, Lisa Marcos. Ako'y nagagalak na makasama ko kayong lahat dito dahil ito yung pangungunang konting pagbigay ng ating mga pagregalo sa ating mga OFW at lalong-lalo na sa mga anak at pamilya. Bago po lahat ay gusto ko sanang pasalamatan at magbigay pugay sa ating mga itinuturing na bagong bayani, ang ating mga OFW, para sa lahat ng mga nagawa ninyo, para sa atin, para sa inyong pamilya, para sa inyong bansa. Malapit po sa akin ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Kaya naman, sa ating administrasyon, lalo natin pinagtitibay ang Department of Migrant Workers upang mas mabilis ang serbisyo at pagkalinga para sa ating mga bagong bayani. Ngayon, higit kailanman, ay napakahalaga ng papel ng ginagampanan ninyo na maiahon ang ating ekonomiya at maiangat ang antas ng pamumuhay ng inyong pamilya at kapwa Pilipino. Dahil sa inyo, nagkaroon ng magandang imahe ang ating bansa sa buong mundo. Tinitingala ang mga manggagawang Pilipino bilang isa sa mga pinakamagagaling. Hindi na isa sa pinakamagagaling, yung pinakamagaling at pinakamasipag at pinakamaalagain sa buong mundo. Talaga naman may pagmamalaki natin na tunay na walang katumbas ang inyong husay, lakas, galing, sipag, kabaitan at sakripisyo. Kayo ang patunay na kayang magtagumpay ng Pilipino saan mang dako ng mundo mapunta. Binabati ko rin ang lahat ng mga opisyal ng kawani at kawani ng Department of Migrant Workers sa inyong unang anibersaryo bilang isang ganap na ahensya. Sa nakaraang taon ay nakita natin na buong sigasig na nagtatrabaho ang kagawaran upang siguruhin ang interes at kapakanan ng ating mga OFW. Ngunit ang may kaunting pagbabago, kagaya po ng ipinaliwanag ni Secretary Toots, ay ngayon ay hindi lamang natin tinitignan ang mismong mga OFW, ang mismong mga nagtatrabaho sa abroad, kung hindi pati na ang inyong mga pamilya. At kasama na siguro dyan ay pinag-uusapan po natin ay yung pabahay, yung mga scholarship program, yung mga iba't ibang serbisyo at benepisyo na ibibigay natin dahil alam naman namin na kayo'y nagsasakripisyo at napakalaking bagay ng inyong nambunga ng inyong sakripisyo, hindi lamang para sa inyong mga pamilya, hindi lamang para sa inyong mga komunidad, kung hindi para sa buong Pilipinas. At alam din namin na kapag kayo ay nasa abroad at kayo'y nagtatrabaho, ang lagi ninyong inaalala ay ang inyong pamilya. Kaya siguro dapat lamang na ang Department of Migrant Workers ay hindi lamang migrant workers ang inaalala at inaalagaan kung hindi ang mga pamilya ng migrant workers. Siguro yan na ang pinakamalaking pagbabago sa ating Department of Migrant Workers na hindi lamang ang mismong OFW na nasa abroad na nagtatrabaho ay pati na
ang inyong mga pamilya, ay titingnan natin ang kanilang kalagayan at kung anuman ang kanilang pangangailangan at kung sa lahat ng aming kakayahan ay ibibigay natin ang tulong para sa inyong mga pamilya. Kaya't ay natutuwa naman ako na 6 na buwan pa lang ang bagong departamento, ang bagong Department of Migrant Workers ay pinagmalaki ng pagbabago ang ating nakikita. Hindi lamang sa mga gawain ng departamento, kung hindi sa yung ating pagtrato sa ating mga OFW. Kaya't siguro naman, ay sana naman, ay inaasahan namin na kahit papaano, dito sa pagsimula ng ating bagong konsepto, ng ating bagong polisiya dito sa ating mga migrant workers, ay maramdaman na kagad ay sinimulaan na natin dito sa pamimigay ng kaunting regalo. Hindi lamang ulit para sa OFW lamang, kung hindi para sa mga pamilya. Ang naiwan na lang po para sa akin ay bumati sa inyo lahat. Unang-una, ay welcome to the Malacañang Palace. At ito na yung... Mula nung ako'y bumalik, dahil siyempre nung panahon ng father ko, nakita ko, sabi ko, ang ganda-ganda ng palasyo. Sabi ko, sayang naman, hindi nakikita, tayo lang nakakita. Kaya nabuksan ko na po ito. Binuksan ko na po ito nung simbang gabi. Nandito ang mga nag-aantay bago si simba. At ito ay bukas na bukas ang palasyo sa inyo, hindi lamang dito sa grounds, ngunit kung hindi sa pakikinig at sa pag-uunawa sa inyong mga problemang hinaharap. Kaya ang naiwan sa aming na lang, ay sa akin na lang, ay bumati na lang sa inyo ng Happy New Year, manigong bagong taon po sa inyong lahat. Maraming salamat, magandang umaga po sa inyong lahat, mabuhay ang ating mga OFW at ang kanilang pamilya. Maraming salamat po.